Kaugnay po ng naganap na disgrasyang yan, kumuha ng update. Makapiling natin live ang hepe ng Station Investigation and Detective Branch ng Valenzuela Police, si Police Chief Inspector Roderick Juan. Major Juan, magandang hapon. Welcome sa QRT. Unang-una, sir, paliwanag lang natin. Paano po naganap yung disgrasya? Habang bumabagta sila rito sa MacArthur Highway, papunta sa direksyon ng Mekawayan, yung truck na nasa unahan may daladalang mga troso na lagpas sa body niya. Ito naman truck na drop side, may dalang 150 na cabans ng rice, tumama dun sa troso yung truck. Opo. Na sa side nung driver, kaya naging cause ng instantaneous na death nung driver nung ELF. Ano po ang lumalabas sa inyong pagsisiyasat, Major Juan? Bakit po nangyari ito? Nililinaw pa natin kasi yung pahinante niya nagulat sa insidente at saka sa nakita niya nangyari sa driver niya, hindi natin makausap ng maayos. Uh-huh. Para mailinaw natin ba't siya tumama dun sa troso. Pero nakausap niyo na po itong pahinante? Ano po ang kwento? Hindi pa siya makapagbigay ng detalye. Tapos, pinatitingnan natin yung truck kung meron bang defect dun sa ano niya. Kaya lang, itong truck ng troso, lagpas tong dalawang troso dun sa katawan ng trailer bed. Apa. Kaya, tinitingnan pa natin dito, may kakulangan sila na wala silang early warning device. Uh-huh. Na pagka kasi lagpas sa katawan ng truck mo, yung daladala mo, dapat may mga red flag yan. Pag talagang sobra haba, dapat may security ka sa likod para umasis sa'yo. Uh-huh. Para hindi nga maka ano sa mga motorista. May backup, may escort. May backup dapat na umaalalay. Para hindi matutukan yung lagpas na mga troso sa truck. Galing kami, Major Juan, doon sa impounding area. Ang nakikita naming early warning device ay yung kamisetang kulay orange na nakasampay. May nakita pa ba kayong uri pa ng EWD na ginamit ng hauler? Wala nga sila nung red flag na tinatawag natin . Dapat kasi yun ang mga katawag pansin. Uh-huh. Although sabi ng aking investigator, meron naman silang nakasabit na ilaw na dilaw. Uh-huh. Pero dapat pa rin, talagang malaking flag na pula. Uh-huh. Para kitang-kita ng mga motorista na sobra yung dala mo, hindi ka matututukan o malalapitan. Okay. Iiwas na sila sana. Major Juan, na-establish na po ba natin sa pagsisiyasat? Nakahintil ho ba itong trailer truck nung mangyari ang aksidente o both in motion yung dalawang sasakyan na ito? Ang ano ko, pahinto na sila dahil uh-huh. itong pinangyarihan sa stoplight . Malamang uh-huh. nag-red light. Uh-huh. Kaya dito sila nagpang-abot. Parang may marka pa yata na skid mark doon, Major Juan. Oo. Uh-huh. Yun nga ang inaano natin na inabot sila ng red light kaya huminto sila pareho. Uh-huh. Pero nagpang-abot. Uh-huh. Ang isa pa sa mga magiging tanong ng ating mga kababayan na Major Juan, troso po yung nakakarga rito. Uh-huh. Ano ba ang regulasyon natin? Kasi pagkagaling naman na sa customs, pinapayagan na sila. Ah, imported po ito? Sa oo, oo, oo. Galing sila sa pier . Pero dapat, meron umaalalay sa kanila, umaasi sa kanila, pag sobra yung haba ng daladala nila. Uh-huh. Yun uh-huh. ang kakulangan din nila. Opo. So sa puntong ito, hindi pa ho natin ma-figure out, Major Juan, kung sino ang nakikitang may diferensya. Oo, pero itong driver ng truck na may troso, kakasuhan natin to ng reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Batid na po namin na nasa kustudiya na ninyo yung driver ng trailer truck. Nakipagtulungan na rin po ba yung company, yung hauling company? Ang alam ko, ang sabi nila, nakikipag-usap sila sa pamilya nitong biktima. Sino kaya? May informasyon na po ba kayo kung sinong sasagot dito po sa funeral expense? Wala pa tayong informasyon tungkol dyan. Meron doon kayong paalala sa ating mga kababayan? Particular, sir, yung mga truckers natin, yung mga haulers. Ano ba ang pulisiya at regulasyon? Baka nakakalimot po sila. Sa kada bibiyayan, ang haba, ang laki pa ng daladala nila ng vehikulo. Oo, dapat yung mga early warning device natin, dapat sundin natin yung batas trapiko. Kung alam nyo na sobra yung dala nyo sa haba ng katawan ng truck na dala nyo, dapat meron kayong malinaw na red flag na malaking visible sa lahat ng motorista na maiwasan ng ganitong disgrasya. Mga kapuso, ang hepe
ng Station Investigation and Detective Branch ng Valenzuela Police, si Major Rodrick Juan. Sir, maraming salamat. Maraming salamat po.